Birthday po mula sa ating kapatid na mamang. Magsitayo na po tanglay lahat at sama-sama po tating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoon. Kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya. Kung dadamhin lamang ang pag-ibig niya, madarama sa kaibuturan ng puso ng bawat isa. Kung susuriin ang mabubuting gawa niya, di mawawaglit sa isipan ng bawat anak niya, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nagsisimula ka pa lamang sa iniisip mo, tapos na sa Ama kung anong kasunod nang iisipin mo. Binubuka mo pa lamang ang bibig mo, alam niya na sasabihin mo. Hindi ka pa nakapagbubuntong hininga, alam niya na kung magbubuntong hininga ka. Hindi ka pa humahakbang bilang sanggol na turingan, alam niya na kung kailan kanya pahahakbangin. Sa madaling salita at matwid na pananalita, lahat nga ay batid niya sa mga tao sa lupa. Sapagkat siya nga ang kataas-taasang tagapaglalang ng sinuman, ang tunay na Diyos na walang kapantay, ang Diyos na pumili at humirang sa mga hinirang, ang Diyos na bumigay, nagbigay ng lahat ng pakinabang. At ang pakinabang na yaon ay ang tao ang higit na nakikinabang, hindi ang anuman, hindi ang sinuman, na hangin, araw, nakagamitan at gamit ng nilalang.
kundi ang hangin at araw ay gamit pa rin ang sinuman. Iyaon na nga ang katotohanan, ang lahat ng kailangan ng tao ay alam at batid ng Ama. Sapagkat batid niya kung walang hangin, walang mabubuhay. Kundi sisilay at sisikat ang araw, maraming mapipinsala. Kaya naman itong Amang puspos ng awat habag sa mga anak niya at tigib ng pagmamahal, balangkas niya'y tama. Lahat ng salita niya, tumpak pawa. Kaya't ang mga nagmimithi na siya'y makilala, patuloy silang naghahanap ng mga salita niya. At patuloy nilang pinagninilayan sa diwa nila'y binubulay-bulay. Patuloy silang dumadama di sa kung anong dinadama nila, kundi yung wagas na pag-ibig niya na marapat makapanahan sa bawat isa. Kaya naman itong Ama, kilalang kilala ka. Kilalang kilala kayo. Ang lahat ay kilala niya. Kaya't ang matwid na naghahanap sa kanya ay matwid ding masusumpungan siya. Ang tapat na kikilala sa kanya, matapat din niyang ibibigay kung ano siya. Ang totoo at nakikipagtotoo sa kanyang espiritu, mapapatotohanang espiritu ang gumagalaw sa buhay ng tao. Hindi siya mismo, sapagkat wala siya rito. Ngunit at pasubali ang espiritu niya, ibinaba sa inyo, binahagi sa tao, mula pa kay Adan na bilang tao. Alalaong baga na buhay si Adan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang espiritu, kaya't maliwanag niyang tinuran. Binuhay ang katawan, ang alabok ay gumalaw. Nasidlan ng laman, hiningay kinamtan, sapagkat ang Amang buhay siyang nagdulot sa nilalang. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang kasiyahan, magnilay at magbulay. Ang may pandinig ay nakaririnig. Subalit sa wika ko, may pandinig man ito, kung sarado diwa niya, di mawawawaan, di mapagtatanto. Subalit mapapalad kayo na naghahanap ng mabuksan ang kaisipan at makapagnilay at tuwiran niyong mawawaan. Alalaong baga, mapapalad nga ang naghahanap at makasusumpong ng ganap, sapagkat ang hinahanap nilang matwid ay magpapakilalang ganap. Walang matwid na nilalang, walang banal na nilalang. Ngunit at pasubali, ang Amang nagbigay ng buhay, matwid at banal, magpakailanman. Sumayin niyo ang paghahari, mga minamahal, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Hindi ura-urada pagdakay mapag-aaralan ng tao ang binigkas ko, kaya't walang taong ito'y pag-aaralan niya at bibigkasin sa kapwa niya. Subalit ang di nyo nakikita'y nakapagdaratal upang makapangusap ang gagamitin niya, at doon sa mundo'y may sisiwalat at maririnig ng tao. Kaya't ang nakakarinig at nakakatanto, pinagsusumakitang ito'y maging ganap at lubos. Sa buhay nila'y may sa buhay at may sa katuparan naman ng Ama ang mga salita niyang tunay na may buhay. Kaya't sa mga nagsasabuhay ang kapangyarihan ng salita niya'y dumaratal. At sa pagdatal ng salita na nabubuhay at nagaganap, na pagtatantot na patototohanan, Amay buhay at di patay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, lumilipas ang maghapon, sumasapit ang gabi.
paulit-ulit sa daigdig na ito'y nagaganap. Bumubuka ang bulaklak at ito'y nagsasarado, ngunit walang nakababatid kung papaano ito nagaganap. Alala, umbaga, hindi tulad ng pintuan ng tahanan nyo. Maliban ito'y pumapaypay mag-isa sa hangin, sasarado rin yan. Ngunit kung mabigat at walang hangin, kailangan mong buksan, kailangan mong isarado. Subalit ang isip ng tao walang makapagbubukas kahit sino. Ang damdamin ninyo'y walang makapagbubukas kahit na sinong makapangyarihan sa mundo. Kaya naman itong Ama sa matigib niyang pag-ibig kaninumang kanyang anak, ibinigay niya at binahagi ang tagapagbukas upang ang sinumang sa kanya'y kumilala, mabubuksang matuwid, makakaunawang isip, makakadama ang damdamin. Ang puso ng taong tumitibok, makapananahan ang pag-ibig. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Sumayin niyo ang kapayapaan, paghariyan kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Ang may pandinig, muli nakarinig. Alalaumbaga, ang may karamdaman, nagmimithi ng kagalingan. Subalit ilan kaya sa napagaling at pinagaling ng Ama ang nagmithing siya'y paglingkuran. Ang mahina nagmimithing lumakas, subalit ilan kaya sa nanghinang napalakas ang nagbago ang buhay. Ang buhay na pananaw, pagkilala sa Ama kung sino siya at ano siya. Marami ang nagmimithing umunlad at umasenso, wika nila. Subalit ilan kaya ang umunlad at umasenso ang buhay sa salitang pagkatao, ang nakakilalang lubos at di nawaglit ang pasasalamat. Magalak kayo at magpuri, kayong patuloy na naghahanap at nakadama ng liwanag, nakasilay ng liwanag. Manahan sa inyong katauhan, patuloy kayong tanglawan at ito'y mabuhay na di mamamatay sa inyong pagkatao na nagmimithing panahanan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, napipihit ang hangin upang ito'y palakasin sa silangan, timog, kanluran at hilaga. Subalit, saan kaya ang kalagitnaan ng mundo para sabihin ito ang gitna ng sanlibutan? Subalit ang Ama, sukat at talastas niya, tarok at batid niya, ang sukat ng buhay niyo, maging ang mundong nilikha niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, nakikita ang dagat kapag kayo'y naglakbay at kayo nakasakay sa kanyang sasakyan ng tawagay panglakbay dagat. Subalit ang pinakapusod, walang makaaarok. Kaya ang wikang mainam, walang makatatalos sa laman ng damdamin nyo, ngunit ang bumuhay sa inyo, talastas kayong lahat. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. O aking Ama na Ama nila, salita mo'y binabamong totoo. Dinaratal mo, pinadadaloy mo, upang bigkasin, ihayag sa mundo. Ikaw, ikaw ang matuwid, ikaw ba ang liwanag, walang dilitiba, maging sino man siya, kundi ikaw aking Ama.
kaya't ang wika ng iyong Espiritu patuloy na maghahayag, mag-uulat ako sa bawat panig ng daigdig nitong mundo ang may pandinig na nasa ikaw kikilala at tatanggap o Ama, yamang ikaw ang lahat. Salita mo binubunyat upang ganap na maiulat, upang ganap na malahat sa mga iyong anak na tinatawag. Yaon ay ang taong binigyan mo ng buhay, isip at damdamin ay iniba sa hayop na mayroong pakiramdam, maging isda, paro-paro, mga pulisap na kung masdan, wala silang kabuluhan, walang silbi, buhay nila. Subalit yung ibinigay sa daigdig ay nangabuhay upang patotohanan lahat ay kaya mo. Subalit sino ang sayo ay tatanggap na matuwid nilang ika'y hinahanap? Kung ang bagay at sanlibutan ay siyang nasa at ang lamahan ng mahalaga na katawan nila, o aking Ama, ito ang wika mo, ito ang nasa mo, matupad nila ang layon mo. Kaya't ang wika mo, tatawag ka, hahanap ka, gagamit ka. Upang do'y datal mo ang layon mo at nasa mapakinabangan nila, upang pagsambit ay mayroong makakuha, at ang bawat nabuksan at nakakilala matatanto nila ay kay Ama noon, ngayon at kailanman. Ama ka na nila na di magbabago at di nakapagbabago ang tao. Kaya't ikaw aking Amang magbabago at magbibigay ng pagbabago sa mga anak mong matuwid na hinahanap ka, at sa tuwin ay dinadama ka nila. Patututuhanan mong ikaw ay narito sa buhay nila ay kasakasama. Iyong Espiritong walang hanggan kung mag-alay at magbigay totoong totoo at di mamamatay na tulad mo. Tulad ng tao, yamang nabigkas mo ang mga tinuran na ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay magliwanag,
madama at mapagninilayan. Ang sa akin ay matwid na tinura upang masambit at mabigkas na lahat. Ginamit mo'y tao, ginamit mo'y taong tulad nila. Kaya't walang matwid upang sambitin. Bakit gayon? Kundi marapat na mapagnilayan. Gayon nga ang layon mo, ang mangusap at magluwal, ang magdatal ng marapat upang tao'y makatanggap ang siyang magiging karapatan. Yaong sa'yo ay iibig at iibigin mong ganap. Pagkat pantay ang iyong pagmamahal sa sanlibutan at katauhan. Nekaramene yahana, nekaramene yahana, nekaramene yahana. Ang bawat araw ay mahalaga. Kung paano ang mahalaga ang buhay ng bawat isa. Kaya't ang salita ay mahalaga rin. Sa tatanggap at kikilala, mapapahalagahan iyong ama. Sumayin niyo ang kapayapaan. Buhay bang Diyos? Kapat bang Diyos? Kung nanghihina ka, saan ka nga ba hihingi ng lakas? Tungkod mo man ay hawak, para ikay tumatag sa paghakbang. Kung ikay babagsak, wala ka magagawa. Ngunit, lumung-lumo ka man, hinang-hina ka man, kapag ibinigay sa iyong lakas, nagigitla ka pa. Ikaw na tumatanggap kung paano ito ginawa sa iyong katauhan bilang tao sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwira, malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao na aking mga minamahal. Iyaw ng aking patutuo, ang taong gumagamit at nagpagamit sa aking espiritu. Kung may pinagdaranan sila, akong lakas at kalasag nila. Kaya't ang bawat araw, gabi mang naturinga, naliligtan nila at nalilimutan yung kanilang mga tinataglay na buhay ay nakakamta. Kung may dus at hilahin sa karamdam at kahirapan, lagi niyong tandaan mayama kayong buhay. Kaya't sa isipan ay di makapanahan yaong hirap na taglay, kung paano tatawirin hanggang sa di nyo namamalayan kayo'y nakatawid. Nahulag ko sa ang sa inyo'y nilalakbay, kaya aking bilin tunay nyong pakinggan. Ama'y hanapin upang masumpungan salita niyang sa inyo'y dapat makapanahan upang ito ang ay liwanag
sa mga nadidimla. Tuwirang mapapara, liwanag ang kakamtan upang makapanahan sa nasasakitan, mga nasasaktan. Tuwirang gagamutin upang paginhawahin anumang hirap at sakit, mayroong paraan. Walang dilit iba, yaong amang mayroong daan ng katotohanan upang inyong hakbangan, inyong tuntunin at tahakin upang masumpungan ang liwanag na di mamamatay at walang kamatayan. Salitang banal, tunay na kay ina, walang di makikinabang na tumatanggap na mayina. Tuwirang mababaybay ninyong ganap ang katuparan na nasa at layo ng amang mahal. Ang may pandinig sa inyo'y nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Sumainyong kapayapaan magpakailanman. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. O kay luwat ko nang hindi ito ginanap, buwan din ang dumipas. Ngunit ngayon ang may pangitain, masyahan at magalak. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Mayroong bulag, may maliwanag ang mata. Subalit, may bulag ang mata, maliwanag ang pag-iisip niya, at may maliwanag ang mata, bulag na bulag, sa kadiliman, isipan nila. Pagharian kayo, mga mahal ko, sa katotohanan, makatamo. Ay, buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Ang puno kapag namamatay ang ugat, nananalaytay sa kanyang katawan bilang puno, nauuka, nauuka, nawawala ng laman. Ganyan din ang katawan ng tao. Kaya, kapag nagkasakit ang tao sa tinatawag na sakit sa ugat, kung dito tumama, lumalalim, nawawala ng laman. At kapag nawala ang ugat at di na nagsisirkulasyon ng dugo at tubig, walang buhay, maring bumagsak ang mata at mawala ng talukap. Iba't iba nga ang nagaganap, ngunit walang nakatatarok makababatid at makapagsasabing matalinong nila lang. Yan ang pangyayari. Kaya ito nangyari, sapagkat hindi lahat ng salita ng tao sigurado. Ngunit ang salita ng Ama, 100%, totoong-totoo. Pagharian kayo, mga mahal ko, kaya kayong may taning ang buhay at tinataningan ang buhay. Kilalanin niyo ang Ama, walang nakababatid na katatalos sa buhay niyo kung kailan at kung ano ang buhay niyo, kailan babawiin ito. Magalak kayo kung pagbibigyan kayo at tuwirang hindi pa nga totoo ang hangganan ay nariyan at narito na. Nawa naman, kapag nakamtan nyo yun, maghanap din kayo kung paano nyo ang paraanan amay paglingkuran. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Inyong pakinggan ang mula kay Marcos. Mula sa sinagoga, sila'y nagtuloy sa bahay ni na Simon at Andres. Kasama nila sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyana ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat
At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae. Hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Ilan kaya ang pinagaling sa pamamaraan at kapangyarihan ng Ama sa pamatnubay ng Espiritu niya? Ang nagsabi, Diyos ko, salamat sa pagpapagaling mo. Naway maiparti ko ang kagalingan kong ito at katawang binuhay mo at pinagaling mo na mapaglingkuran kita ng tapat at totoo sa puso ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. At ilan naman kaya ang layon lamang ay kagalingan ng katawan, kalakasan at sanlibutan. Ngunit at pasubali, walang kahalagahan, kaluluwa nilang taglay. Mapapalad kayo nagpapahalaga sa di nyo nakikita tulad ng kaluluwa nyo at Espiritu ng Ama. Nek karameneyahanam! Nek karameneyahanam! Nek karameneyahanam! Sapagkat mag-umapaw man ang lahat ng sisidlan nyo, kung di paapawin ang galak sa puso nyo, walang silbi ang apaw na mga gagalagaya ninyo. Apaw na lamnan. Apaw na sisidlan. Subalit, kakarampot man ang laman, kung puso niyo umapaw sa kagalak at katuwaan, kay lakas at kasiyahan ng inyong nararamdaman sa katawan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, sumayin niyo ang paghaharing walang hanggan, katapusan ng buhay kakantan, ngunit ang kamatayan ng Ama'y hindi kailanpaman. Kaya't sa inyong lahat na humihingi ng katarungan, humihingi ng kagalingan, humihingi ng katigawan, humihingi ng lakas, humihingi ng lahat na makabubuti sa inyo, tandaan ninyo, alam ito ng Ama. Kaya't alamin nyo rin ang katotohanan. Pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Paano mo nga naman paglilingkuran ng Diyos kung ang pag-iisip mo'y katulad ng kapwa mo? Kung ang damdamin mo'y katulad ng kapwa mo, kaya kailangan maiba kayo sa mundo upang ang sinasabi tinutukoy ng Ama, maunawaan nyo, matukoy nyo. Sapagkat hindi maaring magpantay ang laman at espiritu. Ngunit makapangingibabaw ang espiritu sa laman kapag ang Ama ay tinanggap nyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Mapapalad kayong araw at gabi man. Ano man ang ginagawa nyo, nakasiksik pa rin sa isip nyo Amang tagabuhay, tagapagtanggol, tandigang mainam. Pagpalain kayo, mga mahal ko. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Lahat ng binibig ka sa inyo, kung ganang taong pag-iisip at ganang talino, di nabigkas at di nyo narinig. Sumayin nyo ang kapayapaan. May tanong baga kayo? May tatanong baga kayo? Wala baga kayong tanong? Kung nakagagawa ng hiwaga at himala ang kapwa nyo, lagi nyong tatandaan, hindi niya taglay ito. Kung nakapanungusap at nakapananalita ng kaibahan sa inyong salita, lagi nyong tatandaan, hindi kanya ito. Kaya kapag may naiba sa mundong ito, lagi nyong tandaan, kaiba nga ang Ama ko. Mahal na mahal ko kayo. Sapagkat ang Ama ko at Ama nyo ay isang totoo. Ngunit di nyo makikilala kundi kayo magpapakatotoo tulad ng Espiritu ko. Sapagkat kung si Kunching ay dibigbig kasi ng ko at ako, sapagkat si Kunching ay tao, kaya't yaw ng patotoo ang tagapagsalita at tagapagpangusap at tagapagbuka ng bibig ay di tao. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Sapagkat gustuhin man ni Kunching, sabihin niya ito, sabihin niya yaw, sabihin niya yan. Kung ayaw ko, ipinid ang labi niya. Ngunit kapag ginusto ko, ayaw man niya, ibibigkas ko.
Sa pagbuka ng labi niya, may luluwal na salita ako. Sapagkat siya o ng totoo, bibig ninyo kapag sinarado at napipito'y wala ng silbito. Ngunit napipiman kung naging pipi kayo dahil sa maling sasambitin, mapalad pa rin kayo. Subalit, kung bigkas man kayo ng bigkas at walang katuturan, hindi kayo maswerteng tao. Pagpalain kayo sapagkat may lakas man ang bibig nyo at may pwersa ang bibig nyo, masama naman pala ang binubuka, walang kenta. Kaya ang wika nga, magpakasarap kayo sa buhay nyo, magpakaligaya kayo sa buhay nyo, ngunit huwag nyong kaliligtaan, may Diyos kayong dapat alalahanin sa tuwina. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameniyahanam, nek karameniyahanam, nek karameniyahanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Masaya ba ang buhay? Bakit pinagparte? Yan ang katotohanan. Dapat sa dalawa niyong sentido, kalagnaan niyo'y ama ng parte-parting gagawin niyo, ipababatid sa inyo. Subalit, kung laging kasama niyo'y isang espirito, kailan may di ninyo mapaparte-parte yung oras niyo, laging inaagaw para linlangin kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may bakit hinagis niya Eka. Wala naman Eka makikinabang doon. Yan ang katotohanan. Kung magkamisan, may biyaya kayo nakakamtan, walang patutuhan, masasayang lang. Subalit kung ang biyayang pang-espiritual ang sa inyong tuwiran, walang sayang kailanman. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka wini ka niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka wini ka niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali o mang kinatanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka wini ka niya, manalit ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo,
manali, umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manalit ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manalit ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, malit ka na. Bawat araw ako sa inyo, parte-parte may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manalit ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali, umangkin at tanggapin. Nang dahil nga walang nakababatid kung anong makagagaling sa'yo sa iyong karamdaman, hinahanap mo ito kahit saan. Kaya kung minsan para kang hilong talilong, di mo alam ang gagawin, di mo alam ang susuungin. Subalit, kung wala ka nang magawa at di ka na makapag-isip, manahimik ka't ikaw ay dumaing. Sama mo ibigay at ilaga kang buhay, maaring mayroong kang ganap na makamtan. Kung magagawa mo lamang nga, bakit di mo gagawin na buhayin ang sarili? Ngunit wala ngang makapagbibigay buhay kanino man maliban ang di nakikitang bumubuhay. Kaya ang wika ngang maliwanag, kung mahirap ka't wala kang makulkol, wala kang mahukay para ibaon, doon ang iyong yaman at bunutin mo't hukayin, at kung kailangan ito'y bubunutin mo't bubungkalin, sama mo gawin bungkalin ang karunungan. Sa gayon may bibigay niya
kung ano marapat sa iyong buhay. Sapagkat kahit kailan, walang magaganap na ipagpapalit ang anumang inimbak para buhayin ka at ika'y pagalingin. Maliban ang Ama na tagapagpagaling at tagapagbuhay, siyang iyong dapat makamtan. Hanapin mo't masusumpungan, tatanglawan ka buong buhay. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Buhay ba ang Diyos? Kapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kung ako lang po ang nagpapagaling, ay sasabihin ko lahat, magic! Gumaling na kayo lahat. Uwi na. Opo. Kaya pag bilang tao, umira lang pagkatao mo at yung damdamin mong taong lalo na kung kadugo mo at nakikita mo nahirapan, gusto mo lang sabihin na, Diyos ko, ba't di pa siya gumaling? Subalit, wala tayong karapatan. Kaya dapat niyong makilala at masumpungan ng Ama para hindi kayo maghihinagpis ng dududududu. Sabi ng Bisaya, di kayo maghinagpis ng todo-todo sapagkat alam ninyo, ang lahat ng pinangyayari at pinatutupad, may dahilan at may plano ng Ama. Kaya, ang isip nyo ay papatagin, ang damdamin nyo ay bibigyang kapanatagan din. Pagpalain kayo, mga mahal ko. Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Buhay ba siyang totoo? Pag-arian kayo. Kumusta ka na? Ilan taong ka na? Ha? 72. Mapapalad kayo na mga may edad na. Opo, di nyo ba nakita at nakikita? Di nyo ba nasusuri? Maiksi ang buhay ngayon? Dahil nakatalayan sa Biblia, pinaiksi ang buhay. Dati, kulang 1,000. Ngayon, kaya, paano kaya kung wala siyang kalooban, no? Alam niyo po, nung unang bahaginan ako, mayabang pa ako noon. Sa pagsasalita akong pagtugon, bakit po ako pa? Kapatid ko na lang po. Siya na lang. Susuportahan ko na lang siya. Mayabang ko pala. Di ko alam, mayabang pala ako. Kala ko, tama ako. Mali pala ako. Mayabang pala ako. Isang kapalaluan. Di ko kasi kilala. Tinatanong ko. At di ko kasi kilala kung sino siya totoo. Kaya naman, nagalinlangan din ako. Ngayon, dahil kilala ko siya at nakilala, ngunit hindi ko pa lubos-lubos, kaya gusto ko pang malubos ang pagkilala. Kaya sa bawat pinagdaraanan, wala akong hiling makapanahan ako sa Kanya. Nawa po kayo din. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dahil ang Diyos palang tinutulan ko na di ko alam, marami pala siyang hiwagang gagawin sa buhay ko. Kaya ang kahiwagaan na lang ang nakikita ko, ang mga pangyayaring nakatutuwa ang munyamasdan ko at hindi na yung mga dagok na mga dinaanan ko para hindi na lang lumuha na lumuha mata ko. Sana'y kayo rin. Buhay ba ang Diyos? Ngunit kapag binaybay, hindi na mabilang. Subalit, pag sinuri niyo ang puso ko, hindi ko ipapantay sa inyo sapagkat di niyo mararamdaman kung paano umaapaw kumisan ang galak niya. Dahil, di nga tayo pare-parehas ng pagkilala at pandama. Nawa nga,
magkapare-pares tayo ng pandamat pagkilala upang ang mga sinasabi niya ay maunawaan din ninyo. At di kayo magtatanong ba't nagkasakit siya? At di kayo magtatanong ba't ganon ang buhay niya? At di kayo magtatanong, ganyan ba? Kundi ang masasabi niyo, anumang pinatupad pinaganap mo, Ama, naway makasadyad kami lahat. Buhay ba ang Diyos? Naway makaya namin at huwag mo kami susubukan ng di namin kakayanin. Huwag mo kaming bibigyan ng di namin alam kung paano gagawin. Huwag bang Diyos? Nawa kayong lahat mapagharian upang ang bawat araw maging kapaki-pakinabang. Pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? May tanong ba kayo? Wala kayong tanong, hindi kayo magtatanong, at wala rin akong tanong, kaya tayo'y huwag magtanungan, kundi tayo'y tumanggap na lang. Buhay ba ang Diyos? May misa tayo na. May misa po ng alas 4, kaya kung magbebendisyon, baka abutan tayo ng pare. Kaya kung kayo na may uuwi, bah, baka gusto niyong makipag-misa. Kung kayo naman ay hindi handang makipagmisa, ay nasa sa inyo po kung gusto nyo umuwi. Kung ayaw nyo namang umuwi, nasa sa inyo rin kung gusto nyo makipagmisa. Ngunit, sabi nga, ano man ang plano ninyo at gusto nyo gawin sa oras na ito, unahin nyo tanggapin Diyos na totoo. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Upang ano man ang ginawa ninyo at inilagak nyo sa Ama, pakinabang ang mabuti nyo. Ano? Kaya, anumang ginawa na hindi tama, huwag nang gagawin muli. Ano? Para mabuhay ng matuwid na may galaw. Ay buti ng Ama kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Dakila at walang kapantay. Halika, noon, ngayon at kailanman, halina kayo mga minamahal. Kumusta ka na? Parang walang-wala na, no? Kaya kung minsan magtatanong ka! Bakit siya, laki ng bukol niya na wala? Bakit yun laki ng bukol niya nawala? Bakit yun laki ng bukol niya nawala? Bakit siya naglilingkod mayroon? Pero wala kayong dapat maunawaan kundi sadyang ganyan ang buhay. Sapagkat, bakit ikaw napako ka dyan? Anong kasalanan mo? Tanungin mo sarili mo sa inyong lahat. Maunawaan nyo na ngayon bakit ganyan at gayon ang nagaganap. Pagpalain kayo, mga mahal. Sumayin niyo ang kapayapaan sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ang nais pagalingin, wala mang lagukin, kakamtindin. Subalit saan ka man dalhin, kundi mamarapatin, bigo ka lamang. Kaya't ang inyong hanapin, Diyos ng katotohanan na magbibigay buhay. Upang anuman ang sapitin, galak ang kalooban na inyong nararamdaman. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Kung ang tao lang ang pakikinggan, madudurog mabubugbog ang isip mo. Ngunit kapag ang Ama, ang durog mong bugbog na isip, kanyang hindi nilalamog, kundi pinapatag. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't kapag nakatagpo kayong mga kapwa niyong totoo tapat na nagmamahal sa inyo, huwag niyo nang ipagpalit sa anumang bagay! Sapagkat, di kayo makakakita, mapakahirap sa mundong ito ang ipantay ang bagay sa pagmamahal. Pagharian kayo, mga mahal ko. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos?
ang tapat at totoong nagmahal sinaktan man ng kapwa niya ni minahan. Nandun pa rin ang pagmamahal. Subalit kung pakunwari lang, paninalang dibdikin kanyan. Buhay ba nga ma? Kaya sa inyong lahat, pagpalain, kayong ganap, may tanong baga kaya? Wala kayong tatanong, wala rin akong tanong. Tayo na, magsitahimik na, at tayo ay maghintay ng misa. Buhay ba ang Diyos? Tayo na po! Wala na lalapit! Kasi pagkatapos po ng misa, diretso gawain. Apo, may tiyan.